Ito, may gagawin tayong isang Poco F3. Ang problem nito ay namatay. Ito guys, galing ito kay Ma'am Mika Isgira. O ma'am, ito yung unit nyo, gagawin natin. So dito guys ay papakita ko na naman sa inyo kung paano natin ginagawa yung ganitong unit. Test muna natin. Charge natin kung magcha-charge. Wala, walang charging. So ibig sabihin deadbolt, patay siya. So dito guys, re-reading natin guys para makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Reading natin yung CPU niya para dito natin malalaman kung may shorted o wala. Kung pwede pang i-revolve, kung pwede bang pagganahin. Ayan, power on natin. 147, 152, 53. Ayan, nawala. Balik ulit natin. Ayan. 169. So, CPU to guys, pag ganito, i-re-revolve natin yung CPU niya, hindi tumutuloy yung power pag ganito. Ito yung may mga malaking chance na mabubuhay guys pag ganito. Di katulad yung mga around 200 plus, madalas bibihira lang ang nabubuhay dun guys. Pag ganon, ang reading niya nasa around 200 plus. Pero pag ganitong reading, nasa 150 plus, 160, yan madalas yan ay nabubuhay natin pag nire-revolve natin yung CPU. So, yun yung reading guys sa mga nagtatanong kung paano nire-reading yung CPU. Sa power supply lang natin tinitingnan. Minsan, merong reading na negative, as in wala talaga. Yun, madalas din nakukuha sa revolve. So, yun yung pinagbabasihan natin guys. Pag masyadong mataas, bibihira ang nabubuhay yun guys. Yung pag pinawer on mo, automatic nawawala ka agad yung nawawala ka agad yung count ng power. So pag ganun guys, madalas ay bihira na bubuhay. So ibig sabihin mahina na yung boltahe ng CPU, bibihira na lang nabubuhay doon. Kadalasan pag pinawer on mo yung ganitong sistema, pag pinawer on mo na yung power niya matagal mawala, yun madalas talaga nabubuhay siya sa rebolling. So, ito na yun guys. Tatanggalin na natin yung CPU niya. Yung gamit natin dito ay quick pa rin hot air. Ang pagtanggal natin ay 350 yung heater niya. Tapos, 23 yung hangin. Hindi tayo pwede maglakas dito guys ng init dahil gawa ng manipis ang pinaka CPU. So, yung CPU na to ay napakanipis. Dubling ingat ang gagawin natin. Ayan. Tanggal na. Tapos, tatanggalin natin yung lid. So, pinaka-importante to na hindi kayo sumubra dun sa 350 na init. Kasi, pag sumubra kayo, guys, madalas yan. Maganda yung pagkabuhay. O pagka-revolve, pero, ayun, pagkabuhat, pero, madalas yan, guys, sablay. Bihira na bubuhay talaga. Pag nasubrahan ng init. So, dapat ang standard talaga natin para mabuhay yung CPU, nasa 350 ang init pag ang gamit natin ay yung quick na hot air. So, pinaka-importante yan guys. Talagang hindi natin pwedeng lagpasan, hindi natin pwedeng taasan ang init. Pag tinaasan natin guys, asahan nyo, bibihira lang ang nabubuhay. Pag ganun, pag sobrang lakas yung init na ginagamit. Pero pag yung ang gamit natin ay nasa around 350 lang, talagang madalas dyan guys ay nagagawa. So tandaan nyo yung mga sinasabi ko guys dahil marami na tayong experience kung paano natin buhayin yung mga deadbolt na CPU. Ayan guys. Minsan kung para mabilis ko yung iba pag ano guys yung sobrang init, madalas kasi nagkakaroon ito ng grounded. Pag tinest mo yung mga capacitor nito sa likod ng CPU, may mga capacitor to para ma-trace mo kung grounded ba siya o hindi. Yan ang ginagawa natin, yung mga unang procedure. Pero pag mga ganito kasi may pang reading tayo sa power supply, nalalaman na natin kaagad kung
gaano kalakas. So natatandaan na natin kung hanggang yung mga gaano kalakas yung boltahe na kaya niyang i-release, yung kung makikita natin kung nabubuhay pa siya o hindi nabubuhay. So sa akin kasi guys, sa experience ko, marami na akong tanggap. Bawat reading ko, tinatandaan ko kung hanggang saan siya ang madalas nabubuhay. So kasi nasa 100, around 100 lagi siya nabubuhay. Pero pag lumagpas ka ng 250, bihira talaga yan guys, bihira may nabubuhay. Yun yung tinatandaan ko lagi. So dito naman tayo guys sa pagbubunot ng CPU. Di baling matagal ang pag-reheat. Basta wag lang kayo lumagpas sa 350, importante yan guys. Dapat kahit matagal, basta antayin niyo na lumambot na talaga yung lid bago niyo tanggalin yung CPU. So yan na guys, umangat na siya. Dahan-dahan na siyang umangat. Ayan, yan, dahan-dahan nang umangat. Huwag niyo lang biglain para masundan niyo. Dahan-dahan niyo lang ang angat, dahan-dahan para ayan, angat na natin. So hindi ko siya binibigla ng angat agad, dahil pag binigla mo, may tendency mabend yung CPU. Pag nabend kasi ng gusto yan guys, hindi na siya mabubuhay. Masisira lalo. So ang iiwasan nyo dito yung magkaroon ng bend at saka mapalakas yung hot air. Dapat alalay lang yung init. Marami nagtatanong sa akin kung bakit nabubuhay natin yung mga CPU, kung paano ginagawa. Alalay lang yung ginagawa ko dito guys. Hindi ako nagbibigla ng reheat. Kung ininit ko na yung CPU, inaantay ko siyang lumambot bago ko siya dahan-dahan inaangat. Huwag nyo siyang pwersahin na iangat, dahil ang kababagsakan nun, magkakaroon ng kulang na paa. At saka pangalawa, yung CPU pwedeng bumaluktot, pwedeng mabind, hindi na siya mabubuhay. So pinaka-importante yun guys. Di baling tsagain nyo lang bilang matagal, basta maganda yung quality na pagkagawa. Ang procedure kasi dito guys, bakit natin nabubuhay yung CPU, dahil sa strategy ng paggagawa mo. Kailangan wag lang kayo magmadali. Di baling mabagal, basta maganda yung procedure na ginawa. Ganun naman talaga importante guys. So ako kasi hindi rin ako nagmamadali pag mga CPU, hindi ako nagmamadali, dahil iniingatan ko talaga siya na mapagana natin. Hindi natin yung pwedeng ano lang, hindi natin pwedeng na madaliin, kasi pag minamadali natin, yun yung error. So kadalasan guys ng CPU na hindi nabubuhay, yun yung mga mataas ang boltahe na pag inon mo, pag pinapower on mo sa power supply, maglalabas siya ng voltage pero mawawala din kaagad. So yun yung madalas na hindi nabubuhay. So ang madalas naman nabubuhay sa CPU, yung pinapower on mo pero mababa lang yung voltage na binabato niya. Matagal mawala pero mababa. So ibig sabihin, kadalasan yun ay rebol lang talaga. So rebol lang. Kaya alam na natin kung yung mga CPU mabubuhay tsaka hindi. Yung iba kasi guys, pag mga nasubrahan na talaga ng gamit, pag nag-overheat yung CPU, doon ang buibigay talaga siya, namamatay yung CPU. So kaya ang lalo pag mahilig sa games, yan ang pinakamahirap talaga, dahil nag-overheat yung CPU. Tulad nito kasing mga ganitong CPU guys ay dalawang patong. So dapat ay hinay-hinay lang sa mga larong games. Tsaka yung pag-update na mga matataas na version, yun ang madalas nagkukos ng patay na deadbot. Nagkakaroon siya ng deadbot, nawawala yung camera, nawawala yung music, nawawala yung signal. Kadalasan ganun ang nangyayari. So marami na tayong experience na mga ganito, lalo pag na-update ng alanganin, na-update nyo na data lang, o kaya na-update nyo na wifi pero mahina yung wifi. O minsan kung malakas din yung wifi, tsambahan lang nakakuha kayo ng firmware na maganda. So yun,
magkakaroon kayo ng magandang feedback. Pero pag pangit yung firmware, yung version na nakuha ninyo, automatic dead boot yung unit kung hindi niya kayang tumanggap ng ganong mga version, lalo pag mataas na version. So dito guys, yung pagre-revolve natin, dalawang patong lang tayo. Dalawang patong ng LED. Tapos tama na, para manipis lang siya guys, madali natin mapakapit. Bakit manipis lang yung ginagawa natin dito guys? Kasi manipis lang din yung CPU. So pag kinapalan natin yung LED nito, mahihirapan na tayong lusawin sa loob ng PCB board. So dapat dalawang patong lang tayo na LED dito. Dalawang patong lang gagawin natin. Para pag nilapat natin to sa PCB board, mabilis lang siya kumapit. So, yun ang pinakasikreto dito guys. Pangalawang pahid na to. So, pag pangalawang pahid, eksakto na, tama na. Hindi na tayo pwede magdagdag. Ayan. So, I hope na makatulong talaga guys yung mga ganitong procedure. Kasi marami nagtatanong sa akin kung paano i-reading yung mga CPU. So, sa sunod guys, magagawa tayo ng video para makita ninyo kung bawat unit kung paano i-reading, para madali ninyo malaman kaagad kung ano yung gagalawin, ano yung uunahin ninyo. So pinaka-importante yan. Pero sa akin kasi guys, dapat meron kayong tester talaga. Kung hindi kayo kumpleto ng gamit, may mga tester kayo para malaking tulong yan. Pag-aralan nyo kung paano gumamit ng tester. Kasi may mga grounded kasi yan guys, na may mga grounded na hindi nababasa ng short killer, hindi nababasa ng scanner. Manual lang siya guys na natitrace ng tester. Yun. Yun yung pinaka-importante. Guys, shout out ako muna sa mga masugid kong taga-subaybay. Shout out kay Boss Makmak. Shout out naman kay Boss Motya Torillo James. Shout out naman sa kaibigan kong malupit na technician, Denver GSM Unlocking. Shout out naman kay Boss Sisyo GC John. Shout out naman kay Boss Limart. Shout out kay Boss SSB Damski sa Ever Commonwealth. Shout out naman kay Boss Genesis from SM Ordanita. Shout out naman kay Boss Marvin. And shout out naman kay Boss Billy Lumilang. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa channel ko. Guys, kung bago ka man sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like para lagi tayo ma-update sa mga bagong upload natin. I hope na makatulong sa atin yung mga ganitong procedure. Yung mga nagtatanong sa akin guys na kung pag nagpapagawa ay magagawa kaagad, hindi po ganun kasimple. Meron po kasi mga unit na papaliwanag ko lang. Merong unit na walang available na pyesa, hanapan pa natin. Meron namang unit na available na kaagad yung pyesa. Yun ang magagawa agad. So ganun lang po kasimple. Pag walang available na pyesa, in-order talaga yan. So nasa inyo na lang po kung gusto nyo magantay. Maraming salamat kung makapagantay. Pag hindi makapagantay talaga, automatic guys, i-release na natin. Ako kasi sa akin, pag mga pyesa talaga, ang ugali ko talaga, hindi ako nagpapabayad hanggat hindi nag-normal ang unit. Kahit yan ang ugali ko kasi ako mamumuhuna ng pyesa para walang masabi may-ari. Ayoko nang hindi paggawa ng hihingi na ng bayad, hindi ako ganun guys. So ang sa akin, pag natapos ang trabaho, saka po yung bayad. Pag nag-normal ang unit, saka po babayaran. Pero pag hindi po nag-normal, wala pong bayad yun. Hindi po ako naniningil na kahit 5. Basta hindi nagawa, wala pong bayad. So I hope na makatulong. Ito na guys, tapos na tayo. Iti-test na natin. Dito na natin malalaman kung ano yung kakalabasan ng ni-revolve natin na CPU. Ito na yung the moment of truth. Titingnan natin kung mabubuhay natin. Yeah.
Ayan. Shout out pala sa may-ari nito, si Ma'am Mika Isgira. Shout out sa inyo, Ma'am. I hope na makita ninyo yung cellphone nyo. Ayan. Ayun, nag-charge. So, natsambahan natin, guys. Gumana siya. So, ganun lang. I hope na makatulong, guys, na yung procedure kung paano natin inuumpisahan. Bago tayo magbakbak ng CPU, dapat i-reading nyo muna, i-tester nyo muna kung grounded yung unit o hindi, para hindi doble yung trabaho. So, pinaka-importante talaga yan. So, yun na, guys, gumagana na siya. Kaso may password, hindi natin mabuksan. I hope na makita ng may-ari para alam niya kung si Ma'am Maika is gira. So, I hope na makita ninyo, Ma'am. Gumana na yung unit. Ayan. So, ayan. Kabit na natin yung back case. Balik na natin. Ayan. Ganun lang siya, guys. Wala tayong pinalitan, kundi ni-rebol lang natin. I hope na makatulong ito. Ayan. Balik na natin yung tornilyo. So guys, kung bago ka man sa channel ko, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.